Halika, Helga. Straw! Nanay! Andito na si Helga. Tulungan niya tayo. Buka dito! Salamat po. Oo. Seth. Helga, pwede ba? Kausapin mo na yung multo ni Faith. Tanungin mo siya kung sino talaga yung totoong pumatay sa kanya para hindi na napagbibintangan yung apo ko. Lalo, Char, hindi naman ho ganun kadali yun. Madali lang yun. Di ba nakakakita ka ng mga multo, yung mga patay? Di kausapin mo na lang, tanungin mo. Ang ibig ko sabihin, kahit naman ho magpakita sa akin yung kalaluwa ni Faith at sabihin niya sa akin kung sino yung pumatay sa kanya, hindi naman ho sapat yun. Wala naman pong pulis na maniniwala na nakita ko yung kaluluwa ni Faith at sinabi niya sa akin na kung sino yung pumatay sa kanya. Tama si Helga lah. Kung sa mga pangitain nga po, hindi sila naniniwala, isa mga multo pa kaya. Nay, paano na mo yan? Ano na ho natin papatunayan na walang kinalaman si Sip sa nangyari kay Faith? Okay na po yung guest room. Paano po yung mga ibang gamit niyo? Pakilipat na lang din sa guest room. Okay, sige po. Welcome back, ma'am. Salamat. Lola, anong oras kaya darating si Charlie? Gusto ka pa sana siya nakausap. Ay, naku. Talagang kailangan nung makausap yung batang yan. Eh, kami ever try to reach out, pero lagi na lang siyang humihiwalay sa amin. Ayaw makipag-usap. Hindi ko nang alam kung ano nangyayari sa batang yan eh. Mas maganda kung ikaw ang kakausap sa kanya. Ha? Apo, Lala, gagawin ko po yan. Hindi pa din po nagre-request si Kuya May. Puntahan ko na lang kaya siya sa burol. Ha? Ay, ma, wait. Baka you need this po. Saan mo na ko ito? Bigay po yan ni Kuya Sep nung day po na umalis kayo, ma. May nawawala po ba? Oh, wala naman. Kompleto naman yung cards at saka IDs ko. Maski itong cash, andito naman. Hindi mo naman ako in-inform na darating ka. Hindi sana nagpa-welcome party ako. Una, wala akong kahilig-hilig sa parties. Kung kilala mo ako, Francine, dapat alam mo yun. Ang problema, busy-busy ka sa pagkilala sa asawa ko. Pangalawa, hindi ko naman kailangang sabihin uuwi ako sa isang taong wala namang kwenta sa buhay ko. Sige, subukan mong sumagot pa kung gusto mong magkagulo tayo dito at malaman ng lahat ng tao kung anong klaseng babae ka talaga. Kay Jared, titiisin ko na nandiyan ka. Pero siguraduhin mo lang na trabaho sa anak ko ang focus at priority mo. Minsan ko pang mahuli na tinatrabaho mo ang asawa ko. Hindi lang sampal ang pwede kong ibigay sa'yo, Francine. Jared, kumain ka na ba? Kanina ka pa daw umaga nandito. I'm not hungry. Jared? Nani, I hear pa. Ma. PH Care has a pH level of 5. Cleans gently, every day, odor-free.
Umiyak agad ako nang malaman ko nangyari kay Faith. Ano nangyari sa'yo, ha? Nakita ko yung video niya na sa'yo. Ano nangyari, anak? I'm such a best right now. Sabihin mo sa'kin ko anong maitutulong ko. Kausapin mo ako, ano? Nandito ako para sa'yo. Hindi na ako aalis, ha? Sep, mayroong gustong kumausap sa'yo. Sino ba ito? Sep? Mrs. Marcelino? Bumalik po kayo. Iwan ko muna kayo para makapag-usap kayo. Salamat po, Father. Sep, napanood ko yung video niyo ni Jared. Hindi ko alam ang buong story, ha, pero ako mismo ang humingi ng pasensya sa'yo. Pasensya ka na. Wala po kayong kasalanan. Pero sana maintindihan niyo rin po na nagsasampa po kami ng kaso laban kay Jared. Oo. Naintindihan ko. Kung yun ang sa tingin nyo na tamang gawin, hindi ko kayo masisisi, Sep. Pero may isa sana akong pakiusap sa'yo. Baka naman pwedeng ipagpaliban muna natin. Palagpasin muna natin na mailibing si Faith kasi sobra din kasi yung pagdadalamhati ng anak ko si Jared. Salamat. Ma'am. Kailangan pa po kayo malaman. Ano yun? Hindi ko po alam kung paano ko sasabihin sa inyo to. Hindi ko alam kung maniniwala ho kayo sa akin. Pero kilala ko kung sinong pumatay kay Faith. Sino? Sino, sir? Jared po. Ano? Si Jared po. Anong sinasabi mo? Anong sinasabi mo, Seth? May pruweba ka ba, ha? Anong katibayan mo? Ma'am, totoo po yung sinasabi ko. Totoo ang sinasabi mo? Ano to? Anong sinasabi mo? Ma'am. Na ang anak ko, kriminal? Ganon? Siya ang pumatay kay Faith? Diba sinasabi mo? Ma'am, yun po yung nakita ko sa pangitain ko. Anong pangitain? Ano to, hula? Pangit, yun po yung, ma'am, yung baril po ako. Tama na! Sep, hindi ako maniniwala sa pangitain mo. Hindi ako maniniwala kung ano man ang ilusyon mo. Hindi ako maniniwala kung ano man ang imahinasyon mo. Anong sinasabi mo? Hindi magagawa yan ang anak ko. Ma'am, si Jared po talaga yung pumatay kay Faith. Sep, alam ko naman kung bakit mo sinasabi yan eh. Para proteksyonan mo ang sarili mo. Dahil alam ko na ikaw ang pinagbibintangan ni Felicia sa pagkamatay ni Faith. Pero huwag mo naman sisihin ang anak ko. Huwag mo sisihin si Jared. Ma'am, alam niyo naman po na hindi ko kayang gawin yung nangyari kay Faith. Sep, magpapakatotoo ko sa'yo. Alam kong hindi mo magagawa yun kay Faith. Pero huwag mo naman ipasa sa anak ko, sisi. Huwag naman si Jared, please. Hindi niya magagawa yun kay Faith. Oo, alam ko, may kasalanan sa'yo ang anak ko. Oo, binugbog ka niya. May kasalanan siya sa'yo, pero mahal na mahal ni Jared si Faith. Hindi niya magagawa yun kay Faith. Kaya please, sana yun ang paniwalaan mo, yun ang makita mo. Hindi kung ano yung mga pangitain na sinasabi mo. Mrs. Marcelino, ano ang ginagawa ninyo dito? Oo nga, di ba umalis kayo? Dumaan lang ako para kausapin si Sep tungkol sa ginawa ng anak ko si Jared.
yun ang anak ko. Pagsabihan niyo si Sep. Pagsabihan niyo ang anak niyo. Huwag niyang pinagbibintangan ang anak ko. Hindi pinagbibintangan ni Sep si Jared dahil totoo naman. Kaya huwag niyo pagtaktan yung magaling mong anak. E kitang-kita nga doon sa video na si Jared yun eh. Nay? O Sep, buti naman nandito ka. Eh, pinasasabihan ko lang ng nanay ni Jared eh. Pinuhin mo siya. Sa akin, hindi siya. Kaya huwag niyong sisihin si Mang Nadia.